may magandang klima, mabunga na pananim, at ready na ang lahat ng makinarya na gagamitin. Pero bago ang lahat ng yan, mga kaagapay, paano nga ba nagsisimula sa preparasyon ng lupa? Sakto! Yan ngayon ang ating paksa. Sama-sama nating alamin mga dapat gawin sa ating lupain. Ako po si Robin Padilla at ito po ang unlad, Kaagapay sa Hanap. Kaagapay sa Hanap. Bukol sa kahalagahan ng preparasyon at iba pang kailangan, tanungin natin ang Skills Development Center para tayo'y maliwanagan. In-envision po namin talaga na magtatag ng isang training center na kung saan ang layunin po namin, makatulong po kami rin sa maliliit nating mga mamamayan, lalong-lalo na po sa magsasaka, na kung bakit dapat nilang akapin yung pagsasaka. Kasi po marami na nga pong mga kabataan ngayon na ayaw na, tinatanggihan na yung pagsasaka. Ano nga ba ang mga kasama sa skills na tinututukan ng inyong center? 14-day session po ron, once a week. Yun po yung pasok nila. Para matutuhan po nila magbuhat po sa land prep hanggang sa pag-aani po ng palay. Tinuturo po namin yung ganoong pamamaraan sa kanila. Meron po tayong tinatawag dyan na key check 1 to 9. Unang-una po, kailangan po maturuan po natin yung magsasaka natin ng yung kwalidad ng binhi, yung quality variety. Sa binhi pa lamang po, dapat pa talaga quality na siya. At tapos po, malinis po yon. Tapos bago po itanim sa bukid dyan, talaga hinihanda po talaga yung lupa. Sinasalang po mabuti para yung damo hindi ganong tumutubo. At pagka po nalinang na po mabuti yun, naplat ng mabuti, plansadong-plansado na po. At saka naipunla na po yung binhi na sinasabi ko na quality seeds, certified registered seeds, o kaya certified seeds. Yun po yung dapat na itanim. At yung angkop na variety po doon sa lupa. Angkop na variety? Paki-explain nga po ito. Preparasyon po ng lupa ay ayon dun sa itatanim nating halaman. Sa amin po, kami po ay magpapalay, ang preparasyon ng lupa ay ayon dun sa variety o klase ng palay na amin tinatanim. Karaniwan, ang programa po ng gobyerno ngayon, nagpapamigay po ng hybrid tsaka inbred. Yung pong inbred, kaiba po ang land preparation nito dahil ito ay nangangailangan ng masusing kaparaanan. At ang inbred ay nagre-require din po ng patag na lupa. Tulad din po sa hybrid, ngunit ang inbred po kasi ang pagtatanim nito ay masinsinan. Unlad kaalaman, mga pagbabahagi at paglilinaw tungkol sa mga terminong pangsakahan. Linawin lang muna natin, ang inbred rice ay puro at iisang lahi lang ang pinanggalingan. Samantalang ang hybrid rice naman ay nabuo mula sa dalawang pinanggalingan. Ayon po sa siyensya, sinasabi po ng field rice at sila po ay nagturo sa amin na pag mali ang land preparation o kaya paghanda ng lupa, kabuuan po ito ng abot 5% dun sa kabuuang ani. Ang 5% kung ikaw ay umaani ng 100 hanggang 200, ay aabot po ng 10 kaban. Yung 10 kaban na loss, kung ito ay magandang klase ng palay, kulang-kulang po yun ng 20 mil, ang mawawala sa 6 pag ito ay pag hindi po naayos ang paghahanda ng lupa. Pangalawa, yung pong pagpapatubig. Ang pagpapatubig, ang susi po doon ay patag na patag. Nagre-require po si palay doon sa patag na lupa upang maaayon lamang dun sa gastusin. At yung pangatlo po, yung pong
makinarya. Kung patag na patag po ito, yung kaugnay po yun sa water management o kaya pagpapatubig, pagpatag mo na patag na po ito, pag pinag-drain na po natin, madali po siyang matuyo at madali pong maayos yung paggamit ng makinarya. Yung pong pagpapataba, yung pangatlong punto na napaka-importante dun sa paghanda ng lupa, pag tama po yung pagpapatag, yung tamang tubig na level, pag ikaw ay nagpapatubig, yun lamang po ang kailangang i-maintain o kaya ipanatili sa level ng puno ng palay para masipsip po o magamit po ng palay yung pataba na ating sinasabog o pinapakain sa palayan. Pag mali po siya at sobra-sobra po yung tubig na lagay sa pinitak, mangyari po, itinatakas po ng tubig yung pataba, lalo na po yung nitrogeno, urea. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Pero ang isa pang nakakapagod, ang masusing preparasyon. Yan ang ating matutunghayan sa pagbabalik ng ulat, Kagapay sa Hanap Buhay. Ang mga impormasyon na kanina'y ating nalaman, ngayon naman ay atin mismong pupuntahan. Humandang maputikan habang ang lupa ay nililinaw. Ang palayan ay dalawang klase. Yung pong dry land preparation, tsaka yung wetland preparation. Tayo po ay bihasa dun sa wetland preparation, may tubig. At pangkaraniwan dun sa wetland preparation, ang una po nating ginagalaw pagka basag o kaya pagka rotovate po ng palay po natin, tayo po ay nag-aayos ng panambak. Pero po over sa course ng pagpapalayan, dahil sa bigat po nung magsasaka, lagi pong bumababa, lagi pong nasisira. So binabalik lang po natin siya para may ayos yung ating panambak. Maiipon ang tubig at pag naipon po ang tubig, akma namang sa susunod na lusong nung pong traktor at nabulok na po yung ating pasyok, ay madali na po siyang linangin. Isa pong rule ang sinasabi po ni Phil Rice na sinasabi, pagkagiik na pagkagiik ng palay, berde pa po yung ating pasyok, recommended na ito ay i-rotovate na, i-araro na. Anong dahilan? Pagbasa pa po kasi yung dayami at ito ay naibaliktad, madali po siyang mabulok. Pag ito po ay madaling mabulok, imbes na 4 linggo mo siyang antayin, pwede pong 3 linggo, pwede ka na magtanim. At yung gagawin po natin, iaayos po natin yung panambak. Okay? So, yung inyong kamay, taas-taas. So, hakot-hakot, iaayos po natin ang ating panambak. Okay po ba? Yes, sir! Okay. Yan po yung pag-aayos po ng ating panambak. Yun po yung pasyok. Binababa po natin para ito po yung mabulok. Ang tinuturo po namin sa incorporation o paghalo po ng lupa na kasama yung dayami para mapabilis mo siya as early as 14 days, magsabog lang po ng urea. Yung urea na yon pagkain po ng mikrobyo, upang mabilis mabulok yung dayami. At yung pagkatapos po ng 14 days o 2 linggo, pwede na po siyang linangin. So makikita ninyo na yung makinarya, yung equipment, pinapaikot po siya. So ang purpose po nito, hinahalo yung dayami dun sa lupa. May paloob po siya, may paloob po ito, may palalim. At pag ito ay may palalim mo na, yun po yung start ng pagkabulok ng dayami. Okay? So dito, tinitingnan po natin para mapabilis.
At mas magaan, ang requirement po noon ay may tubig. May tubig po siya, mas magaan po siyang gawin. So dito marami pong advantage dito kasi gawa nga ng ang kuhol na siyang salot dun sa palayan. Tulad po nito, ay nababasag at namamatay. Ito po yun. Ito po yung salot ng palayan. Ang mechanical method, ito pong pa-prosesong ito, pag ito po itinamaan ng rotavator, yung puntalim ng rotavator, nababasag siya at namamatay. So, yun po yung proseso dito. At mapapabilis at magagaan yung pong ating trabaho. Dati, kalabaw ang gumagawa. Ngayon, makinarya na po yung gumagawa dito. Patunay sa kahalagahan nito ay ang magsasaka na si Andres Soriano. Tuwing bago magtanim, ang paghahanda ng lupa ay kanya munang sinisigurado. Ang kailangan po kasi talaga yung magandang preparasyon ng bukid. Kailangan yung patag siya, malinis, yung hindi madamo. Kasi pagka madamo, matatalo ng damo ang mga palay. Ngayon, kaya kailangan, bago ka magpatanim, ibakante mo muna yung lupa mo para mapahinga. Ibig sabihin, yung para hindi yung sustansya ng lupa hindi maubos. Yun ang kailangan kasi sa bukid eh. Kailangan na napapahinga rin kahit na isang buwan lang bago tamnan uli. Pagka maganda ang preparasyon ng lupa, hindi siya dadamuhin, maganda ang bulas ng palay. At ang pinakamatatag na patunay sa tagumpay ng 30 taon niyang pagsasaka ay ang nagagawa nito para sa kabuhayan ng kanyang pamilya. Kamukha po nun, yung mga anak ko nakapag-aral, saka nakapagpundar po kami ng negosyo. Kung ikaw ay talagang masikap magtrabaho, eh, siyempre maganda magiging ani. Saka sa pagtatanim kasi, kailangan talaga tututukan mo yun. Gusto mo pang mas i-level up ang antas ng kahandaan? Pwede mong subukan ang soil conditioner ng kaagapay nating si Unigrow. Ang iba pang detalye sa pagbabalik ng ulad, Kaagapay sa Hanap Buhay. Mas matipid ang puhunan, magaan sa kwentahan, at mas malaki ang kitaan. Pwede mong subukan ang organic na soil conditioner mula sa Unigrow. Ang inyong pag-unlad ay go na go! Sa land preparation po ay napakahalaga yan. Kasi dapat mabulok muna yung mga pasyok ng palay bago ito tamnan. Dahil pag ito ay natamnan mo, na nadidecompose yung mga pasyok ng palay, ay mainit po yung lupa natin. So hindi maganda yung mga paglago ng halaman at saka yung pong ugat ay nasusunog po siya dahil mainit po. So ang kahalagahan niyan ay pag nabulok po kasi yung mga pasyok ng mga palay o mga nabubulok doon sa lupa, ay nakakapagbigay pa yan ng nutrient sa ating halaman. Ibig sabihin yan, nasa isa o dalawang bag pa na mga synthetic na pataba yung pwedeng pakinabangan ng yung ating halaman. Yun po yung kahalagahan sa land preparation.
So sa paggamit po ng Unigro, ma-address na natin yung nutrient management at saka yung pest and disease management. Kasi sa pagbibigay po ng pagkain o nutrihina ng ating mga halaman, kapag gagamit ka na ng Unigro, hindi mo na kailangan yung soil analysis. Bahala na yung Unigro para ito ay pagandahin. So, sa isang hektarya, nakakatipid tayo during wheat season ng 4 to 6,000 pesos per hektar. During dry season naman, umaabot tayo ng 10 to 12,000 yung matitipid natin kasi dumadami yung requirement ng palay. So, yan po yung kahalagahan sa paggamit po natin ng Unigro product po natin. Ang mga magsasaka mismo na gumagamit ng Unigro ang magpapatunay dito. Ay, marami akong narinig sa radyo kasi na nagpapatunay na nagpapatutoy yung kapwa ko magsasaka. Ay, kako, hindi naman siguro binabayaran itong mga to para magsalita lang dito sa radyo itong mga to. Tapos na ngayon, di nilang patunay. Punta kami ni Kuya Alex, punta sila ito, morder na ako nung magsaka. Tinuro sa akin kung paano gawin, kadali naman ng proseso pala. Madali na ang proseso at sulit pa dahil epektibo. Halos kalahati ang natitipid. Sa kayo nga, sabi nga nila doon sa akin, walang lason. Itong mga gulay ko rito, sabi nga, in-spray, mga talong ko dyan. Magaling. Dati po, yung hindi kami gumagamit ng Unigro, nag-average lang kami, pinakamalaki, 52. Saka naging ani namin dati, 120 lang per hectare, 120 kaban. Nung gumamit kami ng Unigro, bawas na sa fertilizer, sa pesticide, mas dumami pa ani. Sa 1 hectare, nagdagdag siya ng halos 30 kaban. Hanggang 50 pagka tag-araw. Mahaba ang listahan ng mga magsasaka na nagpapatunay sa bisa at galing ng Unigro. Kaya kung sasamahan ng sipag at yaga, posibleng makamit ang magandang bunga. At para sa news flash, may interesting kaming nalaman. Ang 20 pesos na kada kilo ng bigas ay pwedeng makamtan. Sa paggamit po ng Unigro, pinaliliit po natin yung gastos, pero pinagaganda natin yung production. Ibig sabihin, pag maganda na yung production, lumiliit na yung cost of production natin per kilo. So ngayon, napatunayan na natin, sa lalo na sa pagpapalay, lalo na pag mechanized farming na, yung mechanized farming, hindi na tayo gumagamit ng mga maraming man labor, kundi makinarya na. So ang naging computation po namin sa per hectare, kapag ikaw ay umani ng 7 tonelada o 7 tons sa rice, ang puhunan mo na lamang ay 680 pesos per kilo, fresh pala yan, kagagaling lamang yan sa harvester. Yun yung puhunan mo na. Kaya nga yung sinasabi ni BBM na 20 pesos na halaga ng rice, possibly sa paggamit po ng Unigro, dahil kapag 6.80 o 7 pesos per kilo na sa press, idodoble mo, imultiply mo lang ito sa 2 para maging 14 pesos yung puhunan mo sa dry na palay. So ibig sabihin, pag 14 pesos na yung puhunan mo sa dry, pag pinamil mo ito at gumastos ka na 2 piso, ibig sabihin, may 16 pesos ka na gastos o 17 pesos. Pagkatapos magmamark up ka ng 3 piso per kilo doon sa rice, milled rice. Kaya pwedeng kaya natin yung 20 pesos per kilo. Kadalasan, mahirap at matagal ang proseso sa umpisa, lalo na sa pagsasaka. Pero walang imposible sa taong porsigido, lalo na kung preparado, upang ang negosyo ay lumago. At kung nakamit na ang pag-unlad, tiyaking bumalik at tumulong sa iyong komunidad.
Ako po si Robin Padilla. At ito po ang ulat. Tagapay sa hangin.